kabayan, isa ka ba sa mga tao na nais nang umuwi sa ating bansa? Pwes, ang video na ito ay para sa iyo. Hello mga kabayan, mga ka-OFW dito sa bansang Saudi Arabia at sa buong mundo. Maligayang pagbabalik sa aking channel, LinzM.TV. At sa araw na ito ay tatalakayin natin kung papaano ka nga ba makaka-uwi sa bansang Pilipinas kung ikaw ay nandito sa bansang Saudi Arabia. Dahil nito nga lang ay naglabas ng anunsyo ang pamahalaan ng Saudi Arabia na maaari nang makauwi ang isang expatriate papunta sa kanyang bansang pinanggalingan. Ang impormasyon nga na ito ay nanggaling mismo sa Ministry of Human Resources and Social Development dito sa Saudi Arabia. At sinasabi nga nila na maaari nang umuwi ang expatriate na nagnanais na umuwi sa kanyang bansang pinanggalingan. Alam natin sa ngayon na meron pang international travel ban, meaning wala pa hong mga biyahe palabas at papasok ng bansa. Pero sa pagkakataong ito, ayon nga sa Ministry of Human Resources and Social Development, ay may posibilidad kang makauwi kahit na sa gitna ng krisis na ito. Gusto mo bang malaman kabayan kung paano ito magagawa? Well, stay tuned ka lang kabayan at pupunta na tayo sa impormasyon na ito. Ayon nga sa inilabas na anunsyo, ay maaaring mag-apply ang inyong mga employers o ang inyong mga amo or sponsors para kayo ay mapauwi sa bansang Pilipinas. Pero paano? Yan ang tanong ng karamihan. Ang gagawin lamang ng mga employers ay mag-a-apply online. Tama nga kabayan, dahil nga karamihan ng government offices dito ay sarado, ang application ay gagawin online o sa pamamagitan ng internet. At ano nga ba ang mga proseso at kailangan para ikaw ay may apply ng iyong amo o ng iyong employer para sa iyong pagpapauwi sa bansang Pilipinas? Una sa requirement, dapat sa panahong ito ay employed ka pa rin sa iyong employer or sponsor. At sabi rin sa guidelines na maaring mag-apply ang employer isang beses lamang sa loob ng 2 linggo o 14 days. Kaya naman ina-advise nila na kung merong mga empleyado na nais umuwi ng bansang Pilipinas, ay sabay-sabay itong iproseso para nang sa gayon, isang application lamang ang gagawin ng inyong employer. At isa pa sa mga guidelines, kapag ipaprocess ng inyong employers ang online application, dapat ang mga characters na gagamitin ay English lamang or English names. Baka kasi ang gamitin ng ibang employer ay Arabic characters, so English names lamang po or English characters. At kung magsasabit na o magpaprocess online ng inyong employers, dapat ay iprocess muna ang final exit or exit reentry visa sa lahat ng empleyadong ilalagay sa application. Ito ay proproseso under ng MOI or Ministry of Interior. At dapat i-finalize na ng inyong employer ang inyong end of service process. At kasama sa requirements ay ang medical examinations ng lahat ng empleyado na isasama sa application na nakabase sa MOH or Ministry of Health requirements. At kung meron mang kautusan ang Ministry of Health or instruction, ay dapat na sumunod ang inyong employers. At ang sunod ng proseso ay ang pagbili ng inyong plane ticket. At ang susunod na proseso, ina-advise ng Ministry of Human Resources and Social Development na dapat ang mga empleyado na nais umuwi ng bansang Pilipinas ay dapat nilang ihatid sa airport mismo. At advice pa nila na dapat sumunod sa mga itinakdang rules and requirements para sa pagpapauwi ng employee or expatriate papunta sa bansang Pilipinas. At para sa online application process, ay pumunta sa link na naka-flash sa screen. At yan nga ang good news at update natin para sa araw na ito. Meron nga ang chance kabayan na ikaw ay makauwi sa bansang Pilipinas kahit na merong international travel ban na nagaganap dito sa bansang Saudi Arabia. At dapat lamang sundin ng inyong employer or ng inyong sponsor ang mga prosesong binigay ng Human Resources and Social Development ng Saudi Arabia. Nawa kabayan ay nabigyan ko kayo ng makabuluhang impormasyon sa araw na ito. At yan po ang good news at update natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel na LinzM.TV. At kung gusto mong manatiling updated sa mga bagong videos natin, ay click ang subscribe button at mag-comment dyan sa ibaba kung meron kong katanungan. Susubukan ko yung sagutin within 24 hours. Maraming salamat po, LinzM.TV. Nagpapaalam.